Kaya mga kapatid, huwag mong i-magnify ang mga kasalanan mo. Huwag mong i-magnify ang mga pagkukulang mo sa sandaling ito. Pagkos mga kapatid, pagpapasalamat nawa ang maghari sa puso natin. Ang pagpapasalamat na kaya mo ginagawa ang bagay nito para ibalik ang pagsasalamat mo sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sa oras na ito, sa pagkakataon ito, sa pagsasalamat na ito, mga hallelujah, oh God, Yeah.
mga kapatid. Pwede na po tayo makaupo sa oras na ito. Sandaling ito. Salamat sa ating Diyos. Naniniwala po ako na napakarami po dapat magpasalamat sa ating Panginoon. At sabi nga, unang-una na po yung buhay natin, yung ating nararamdaman, yung ating naranasang buhay, yung po'y napakalaming pasasalamat na natin. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa bawat araw na tayo gumigising, sa bawat umaga na tayo ay namumulat, amen. Hindi ba kayo nagtataka na pakabuti ng Diyos? Hindi ba mga kapatid, hindi na nagigising? Amen. Yung iba, pinipilit na bumangon ng maayos, bumangon ng talagang walang nararamdaman, pero marami po sa karamdaman, nakarapay sa balik ng karamdaman, at hindi na talaga kayang bumangon mga kapatid. Pero tayo mga kapatid, sa sandaling ito, hindi na tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para muling makapagsimula. Amen? Kumbaga, magkaroon tayo ng panibagong buhay mga kapatid, ng panibagong pag-asa. Hindi man natin talaga lubusan na isang naiintindihan kung ano ang plano ng Panginoon dahil may mga pagkakataon na may mga pagsugod tayo at problema. Pero dapat, sabi na, kung naniniwala ka na buhay ang Diyos, ipagkakatiwala ang lahat sa kanya. Sabi na, Panginoon ang nagbigay, Panginoon ang bubuha, Panginoon ang bahala. Kung ikaw may mabigat na problema sa oras na ito, kung meron kang mabigat na pagsugod, naniniwala akong mga kapatid dahil lahat ng bagay na kaya natin. Kaya natin yan mga kapatid. Walang bagay na hindi natin kaya. Kapag dumating yan, kaya natin yan. Makala mo lang na hindi, pero hindi naman nagbibigay ang gusto na hindi natin kaya. Lahat kaya natin mga kapatid. Kaya natin. Sa pagkakataon ito, sige, sterdunin mo natin. Dahil natin siya matanda pa. Hindi naman matanda si sterdunin. Kunti lang. Isang mo ko pala yung pagpapasalamat. Kaya isang tao yung lumapit sa akin na ninenervyos. Sabi ko, pati po, may pag-pray mo naman ako. Sabi ko, oo, bakit ba lagi? Ayun, kung ano yung problema niya, nagano'n. Ayun yung ginawa ko. Minahibigay nga ba siya nun? Kahit ako ganyan sa akin, ako hindi gaano napakaganyan maging manalangin sa ating Banyo. Pero dinigin ako ng Panginoon. Amen. Na, pangitabi ko, Panginoon, itong babahagi ko sa kanya, sa aming kumamuha sa kanya yung hindi. Yes. Pero siya ipa natin na, ano, bother pay yung, pero sinabi ko sa kanya, Okay, tapos nagpupulit po. Salamat mga kapatid. Ang susi, hindi ko alam kung saan ko nailagay mga kapatid. Kung sinabahin natin sa kabila mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sabi ko lang sa pamilya, turo ko sa akin kung nasaan ang susi. Kasi hindi mawala ang mga kapatid, sabi ko sa pamilya. Alam niyo mga kapatid, umasok ka sa kwarto. Pumunta ka sa kwarto, buksan mo yung kwarto, tignan mo yung jacket. Yan naman buksa. Alam mo mga kapatid, talaga, I thank God, nandun nga susi mga kapatid. Talaga,
Kami na napaka-puti mga kapatid. Kasi isa ko rin isi-share nun mga kapatid. Nung maliit pa yan sila Jacob, kukulang yung mga kapatid kaya pinamimuli sa tutupa. Dahil mura lang doon mga kapatid. Alam mo mga kapatid, ganyan din na nangyari sa akin mga kapatid. Kaya nag-reflect lang sa akin yung talagang pag ang Diyos ay nag-pray ka, hinihingi ka talaga ng pangitunan sa iyong hinahanap mga kapatid. Alam mo mga kapatid, yung ang akin pinamili, naiwan ko mga kapatid, hindi ko alam kung saan ko naiwan na lugar. Alam niyo ba naman sa tutupan, maraming sikot-sikot. Hindi ko alam kung saan mo yung bubuhanin, hindi ko tanda yung aking pinag-iwanan. Alam mo, nag-pray lang din ako sa Panginoon mga kapatid. Sabi ko, Lord, ilid mo ako kung nasaan yung damit na pamasko ng aking dalawang bata. Ay mga kapatid, yung lahat ko yun, itinumbo ko, ayun na nga, nando, nasa ibaba, walang gumalaw, nando ko na iwan. Talagang napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Pag may spirito ko ng Diyos, inilid ka talaga. Kung saan mo hinahanap yung nawawala mga kapatid. Praise God. I thank God, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid. Gusto ko lang din i-share ko sa inyong mga kapatid. Hallelujah. Kasi mga kapatid, talagang pag may faith tayo mga kapatid, alam mo mga kasama ko sa bahay, tinatawanan lang ako. So tuwing ako dadaan, minainay mga kapatid. Sabi ko doon sa akin anak at kay Diloy, magkakabahay tayo dyan. Magkakabahay tayo dyan. Tinatawanan nila ako paano mangyayari yun sa may kukuha ng pera. Nakakahawak, lola, walang imposible sa Diyos. Sabi niya sa salita, lahat ng bagay ay posible sa kanya, mga kapatid. Ayun nga, mga kapatid. I thank God, mga kapatid. Kaya natatawa sila si Dilo, si Steph. Gusto ko kasi, mga kapatid, na sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko increase nyo ang mga bata. Dahil, alam niyo sa pamamagitan nito, mga Panginoon, ipakita mo sa kanila. Kaya natatawa na lang sa akin si Steph, diba? Sabi niya, ginagawa ninyo ako. Hindi tayo mag-aabay ngayon. Buo na. Kaya lang, di ba tapos? Hindi pa rin tayo ng panalangin. Ang Diyos din magpo-provide niya, mga pati. Kaya ako lumis-lubos na iputuri sa Panginoon. Talagang, alam na, sa sakin at sa salita ng Diyos, makita ka ng ang faith mo na isang buti ng mustasa. Talagang ang bundok ay kaya mo, di ba? Ibig sabihin nun, yung pananampalataya mo ang titilos, mga kapatid. Basta nandun na ang stand, hindi matitiba, mga kapatid. Kaya, ang salamat sa mga salita ng Diyos na din na nagbibigay ko, mga kapatid, ng kalakasan, ng pagtuturo sa atin. Kaya, ako'y lumas-lumas na nagpupuri sa Panginoon. Talagang, itong tanto, mga kapatid, hallelujah, napakarang pagsubok, mga kapatid. Pero, I thank God, kasama natin ang Panginoon. Yes, dahil sa ating mga sarili, Lord, ay mga kapatid, wala tayong magagawa. Yes. Ang Diyos lang ang nagpibigay ng tagumpay. Dahil lang sa Kanya tayo, kaya tayo nakaka-abdol mga kapatid. Dahil na-overcome natin, mga dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil yung promise niya mga kapatid, magtiwala lang tayo at manalig sa Kanya na tayo ang Diyos. Hindi tayo papabayaan mga kapatid. Sama-sama tayo sa kalubong at sa aming mainit na naglilingkod sa Panginoon. Praise God! Ang pamuli pa sa salamat ang isa na lang. Praise God. Ako nagpupuri at magandang umaga po sa ating lahat. Nakakaliwa at bumalik kami tayo sa maraming census na narito tayo. Talagang sinabot ng Panginoon na matatapos ang taon na tayo halos kinumpleto pa rin niya. Amen. Yes. Pagkaman ang iba ay wala at napaka-importante ng mga walang iyon. Pero alam ko, nararamdaman din nila ang presensya ng ating Amen. Panginoon. Hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang pandemic nito ay halos magdadalawang taon na ngayon. Pero sa awa at habang na ating Panginoon, talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa po ng aming mga kasamahan, Panginoon, sa tulong ng Panginoon, isang beses lang siguro nagkasakit, pero, at naswab, pero, sa tulong ng Panginoon, talagang negative. Yung araw-araw na pagpasok namin sa hospital, at talaga naman, pag nakita namin na nagbabase na lang kami sa mga guard, pag pumalakpak ang guard, alam na namin ang ibig sabihin. Pero, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon, kasi, ngayon yung year na ito, parang medyo nagsasubside na ng konti ang sinasabi nila na virus. Sabi ko nga, ang virus,
hindi natin nakikita, ang Panginoon, hindi rin natin nakikita talagang hinahawin ng Panginoon ang mga bayo sa tunay na ibang pag-aalaga ng Panginoon sa kanilang anak, Panginoon. Kaya nagpupuri ko nagpapasalamat isa pa ang buhay at kalakasan na pinagkakalob ng ating Panginoon sa punang aming pamilya. Hindi na kami pinagbukulang. Sabi nga natin, Julie, na nagulok kayo yung mga kasensya na, pero talagang sa dami ng blessings na dumating sa kanila talagang yes, yung nagdaanan ng aming compound na yun na halos lahat ay nagbasitid. Napapaligiran kami ng nagbasitid talaga sa mga paunahan. At akala nga namin, sige, hindi na yung basitid na sabi ko, huwag naman muna ito pumunta sa amin kasi kung ito ay basitid, ay dito na lang muna sa inyo. Ito mo naman ang tulungan. Nagpupulang ako papasalamat ulit ang kami ng grabe mong aliw. Sa totoo lang, ang papulit pa sa salamat ito ang sa inyo, mama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po papasalamat din sa buhay at sa Panginoon. Ay talagang kung iisipin natin ang mga nakaraan eh, ang ating buhay eh. Hindi pa minsan minsan lasin parang gulo ba? Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon tapos sa simula hanggang sa kasalukuyan niya. Ako'y magsisenyor na rin, malapit na. Pero ang Panginoon ay hindi ako pinagkulang. Hindi ako pinabayaan ito. Dahil yun ang kanyang pangako. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat. Dati nandiyan lang ako. Ako po ay isa rin sa mga senior na. Diba ko dati? Hanggang ngayon naman. Kaya lang, siyempre, wala akong ate nandun eh. Kaya, sa ano na lang, sa online na lang ako. Pero kahit naman ako'y napalayo, wala akong ate nandun. Panginoon ay nasa puso. Hindi naman ako nakakalimot. Amen. Bagamat kaligo-age ko na ako. Pero, nandito pa rin ang Panginoon sa puso. At nagpapasalamat ako at nandito ako sa family ko, sa mga ako ko, nakakasama ko sila ngayon. Dati hindi ko mahawakan, nanonood lang ako sa nagchat-chat lang kami, pero ngayon naiyakap ko na sila. Amen. Nahawakan ko na sila at balita ko magla-lockdown na naman. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon at baka dito ako mag-lockdown. Okay lang yan. At least nandito ako sa family ko. Praise God. Salamat sa Panginoon. At kahit ako'y maraming sakit, at least nakakalakad pa ako. Wala na. Ganito lang na. Praise God. Kahit pala panalangin ko rin na pag-uwi ko kasi, magkakaroon ako ng dalawang surgery again. Isa sa mata, isa sa dugo. Kaya gusto ko rin na tulungan ulit ako. Bakit lang tayo? Hindi naman tayo pinababayan ng family. Kahit mag-isa lang ako doon, makikita ko naman ang mga ako. Araw-araw ko naman sila namin dito. Tsaka yung mga panalangin nyo, talaga nakakatulong din sa akin. Thank you sa mga panalangin nyo at salamat din sa Panginoon. Salamat po. 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 Good morning po sa ating lahat, mga kapatid.
title po ng kantahin ko ay I Will Fear No More. Nangangahulugan po na kayaan lang po natin ng Panginoon ng lumaban para sa atin. Kung ano man pagsubok yan, paubayan lang po natin sa Panginoon na hindi mo po tayo matubayan. Amen. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight on my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I'm worried in the dead of night. You're my strength cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my hands. Lay them in your hands. I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Cause even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre sa ating Panginoon. Gusto kong maghahandog ng isang awit sa ating Panginoon dahil gusto kong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng blessings na nagtatanggap natin sa parang sa buong taong ito. Hindi lang yung mga material na bagay, hindi lang financial. Siyempre, unang-una yung kalusugan natin. Title po ng nakatayin ko ay Banal na Salita. Hindi po tayo, wala po tayo dito kung hindi dahil sa yes, salita ng ating mga pangalaman. That's right, amen. Palakpakan po natin. Praise God. Thank you.
Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos, mga kapatid. So, walang pagkatagalan, minsan pa tayo po itatayo. Salamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay. Amen. Gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, hindi po natin ito binibigay sa tao. Ito po ay inihahandog natin para sa Diyos. At alam naman natin na pagbagay na ito isang sagradong bagay. Pagamat minsan talagang mahirap. Amen. At patuloy kong inilalapit sa inyo, talagang mahirap ang bagay na ito. Dahil alam naman natin na mahalaga yung bagay na yan, yung ating pakakawalan. At anumang bagay na mahalaga, mahirap, bitawan. Amen? Lahat ng bagay na mahalaga, mahirap, pakawalan. Pero mga kapatid, unuulit ko, hindi po natin ito binibigay sa tao. Binibigay po natin ito sa Panginoon. At sabi nga, hindi nga tayo nagbibigay, nagpapalik lang tayo eh. Amen? Nagpapalik lang tayo mga kapatid. At kung meron mga kayong nararamdaman na kakaiba sa sandaling ito, na parang ang hirap, parang hirap bitawan ang bagay na yan, huwag po kayong magtaka. Kasi mahalaga yan. Kailangan natin yan. Kasi sabi nga, yun yung pang-araw-araw natin kailangan para tayo yung makabili ng pagkain, kahit kustos natin sa ating pamilya. Kaya huwag kayong magtaka. Amen? At tinatanong ang iba, Brad, ang tagal ko nang nararamdaman ito. Hindi ko mapaglabanan. Bakit hanggang ngayon parang maghirap? Amen? Sabi nga ng mga apostoles, mga kapatid. Amen? May mga kanya-kanya silang tinig sa laman. Amen. At maaaring yan yung isang tinig niyo sa laman. At hindi tinatanggal yan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi baka tayo magmalaki. Yes. At sabi nga, kung saan ka mahina, doon ang Diyos. Yes. Malakas. Yes. Kung mahina ka sa bagay na yan, ilapit mo sa Diyos dahil dyan ka lalakas. Yes. At bakit ka natataka pa? Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang nararamdaman ko? Hindi natin alam, baka yan yung tinig niyo sa laman. Amen. Hindi talaga tatanggalin ng Diyos yan. Kasi yan yung bagay na mapapatunayan mo na kapag na-offer ka mo ang bagay na yan, hindi sa iyong sarili. Yes, amen. That's right. Hindi sa iyong sarili, kaya nakakapagpigay ka sa basket na yan. Yes, amen. Hindi dahil alam mo, ang Diyos ay humikilos sa buhay mo. Yan ang tinig sa laman na kailangan natin paglaban at ilapit natin sa Panginoon. Na Panginoon, kayong bahala. Mahina ako sa bagay nito. Mahina ako sa bagay nito. So, galing ito mga kapatid, umita natin ng ating Panginoon habang binibigay po natin ng ating times and offering. Umita natin ng Panginoon na sabing, give and it shall come back. Yes, Lord God. Lord,
Pagkuntik para pagtatagal sapagkat alam ko mga kapatid inunda na po ng Diyos ang ating mga puso. Praise God. Hallelujah. Aside sa mga bata po mga kapatid, amen, tayo pong lahat ay tatanggap ng banal na hapunan. Amen mga kapatid. Sapagkat naniniwala ko, amen, tayo po ay nalantag na sa salita ng Panginoon. We will receive blessing. Amen. Amen. By faith, mga kapatid, ang ating pong tatanggapin ay pagpapala po sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At yun, tayo pong lahat ay mumpumunga sa bilid. At gusto pa lang po, mga kapatid, na as we observe this Lord's Supper ay hallelujah. Meron po, mga kapatid, na panggagalingan ang ating pong gagawin. Praise God. Meron pong panggagalingan at meron po mga kapatid na significance o nilalaman ang ating pong gagawin. Ulitin ko po sa ating pong verse ngayon sa 1 Corinthians 11:23. Ako na lang po babasa at mamaya po sa ating pong pagtanggap nito ay tatayo po tayong lahat. At habang aking pong pinakikiusapan ang ating pong mga kapatid ay handa yung ating saro ng ating tinapay. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede ba si Sir Jim yung pakikawa muna ito ilagay sa loob ng office para po dito na ilagay yung ating praise the Lord. Ating pong cup and bunete ng cup mga kapatid, brother na one. Sige po, Sister Jolly, Sister Tanya. You can proceed. Amen. Nice ko po mga kapatid, as an offering, isa-isa po tayong pumunta sa harap. Hindi po lalapit mga kapatid yung bread and wine to be willingly. Tayo po ay darapo sa harap at pagkumuha ng isang pirasong tinapay at isang wine. Okay. Hallelujah. At habang mga kapatid, tayo po ay patungo dito sa ating pong amen. Pagdiriwang na ito, nais ko lang po ulitin ang ating pong key verse, mga kapatid, ang ating pong text sa 11:23 hanggang 1 Corinthians 11:23. In verse 23, ang sabi po, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus na gabi siya'y pagkanulo dumampot ng tinapay. Nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At ganyan naman, nilawa ka ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Amen. Bagong tipan. Gusto ko pong ating pong i-emphasize, ating pong mga kapatid, na bigyang diin ang salitang New Covenant. New Covenant, mga kapatid, sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa pinggan ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong hanggang sa dumating siya. Okay. Hallelujah. It is time, mga kapatid, for a new dedication. Hello.
It is time today because mga kapatid, timely, papasok ang bagong taon. Aharap tayo mga kapatid sa isang bagong panahon. Naniniwala ako, kailangan mga kapatid, may bago tayong dedikasyon sa Panginoon. At bago tayo magkaroon ng bagong dedikasyon sa Panginoon, ito po mga kapatid, nakapaloob ang revival. Communion must, mga kapatid, hallelujah, than just envelope, mga kapatid, but it must have a content of revival. Kailangan po may nilalaman. And when we say revival, it is bringing back to life again. Diba? Pag sinabi revival, hindi yung Holy Ghost revival ang nakikita natin. Ngunit ito po isang may pangako na tayo ay magpapanauli ng buhay sa Panginoon. Hallelujah. We will have a new covenant, a new testament, a new dedication that this revival makapaling sa promise that we shall have bring back or another life to begin sa ating pong Panginoon. It is a new dedication. It is a calling us back to life. Calling us back to life. It is a calling na tayo po ay magpanauli, makapatid ang ating buhay. Sapagkat wala na pong kulay ang buhay kung wala ang Panginoon. Walang kulay ang buhay, mga kapatid. Kahit na ikaw ang merong mga bagay sa mundong ito kung wala ang Diyos. Amen. Sa totoo lang, mga kapatid, kaya tayo ay nakakaraos, kaya tayo nakaka-survive, kaya tayo, mga kapatid, nagpapatuloy, kaya tayo narito sa umagang ito dahil sa Panginoon. Amen. Dahil sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya ang dulang na ito, the Lord's table, is not means of salvation. Tapos tayo. Tapos na mga kapatid ang kaligtasan. Kaya nga narito mga kapatid because you are already saved. Amen. God has already redeemed you. God has already purchased you by His blood, mga kapatid. It is not also a table or a time, mga kapatid, for a church alone. Napansin ko mga kapatid, yung ating church ay binabahanan. Siguro bagong panahon na ang church ay maipatawahan. Naniniwala po ba kayo? Ang sign nito, there is a new beginning that the church of God will be built. Naniniwala ba kayo? Takal-takal kayo mga kapatid. Sama-sama natin niya ipangako sa Panginoon. Hindi tao ang mangangako sa iyo. Ang Panginoon ang mangangako sa iyo na ang kanyang bahay ay maipapagawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya it is a time, a new dedication, a new time of dedication because we are looking, we will be looking backward. Looking, may mga bagay na napakasarap alalahanin sa karamihan. Yes, amen. Patalang di po ba ang nakaraan na dapat natin alalahanin? Ang cross ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At the cross, I bowed my knee. Yes. Where His blood was shed for me. Hallelujah. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Hallelujah. The glory filled this highest place. What can separate me now? Kaya napakasarap awitin niyan, mga kapatid. Looking us backward is the cross. Because it is the greatest image of a message of all time. It is the greatest message of all time. Hindi na hindi mga kapatid na hindi po na natutuyo, nalalanta ang mensahe niya. Lagi po yung bago. Kung paano ang kanyang pag-ibig ay bago sa tuwing umaga. There's always, we can look back a new message and that is the cross. Ang dugo, ang cross ng ating Panginoon. Other messages are temporal. But the message of the cross lasts forever and ever. Mananatili magpakailan-kailanman. Hallelujah. It is remembering the time to become personal. The cross, the message is very personal to me. Hallelujah. Dahil without the shedding of blood, Hallelujah. There is no remission of my sin. Amen. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran sa aking kasalanan. Yes. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, siyang nagbayad ng krus, siyang nagbayad ng kasalanan. Ang dugo hindi lang sapat, sobra-sobra ang dugo, mga kapatid, para tayo ay makapanumbalik sa Panginoon. Amen. Looking us back to the cross is where we can, mga kapatid, again,
ikaw ang tigaloy. Bumalik sa Panginoon. Kaya ano ba mga kapatid ang puro sa'yo? Anong puro sa'yo mga kapatid? It is a time mga kapatid of a new dedication for looking inward. Una, looking backward, looking inward. And what is this looking inward? Yung mga kapatid sa Corinthians, kaya po sila ang mga kapatid na sinabihan, kung hindi nyo tatanggapin ito na hallelujah, nang may kaunawaan, kayo maging masasaktin at maging mahina. Dahil ang kanila pong pagtanggap sa communion, sa alam niyo naman ang Corinthian church, napakaraming problema doon. Yes, amen. At alam niyo po ba kung anong prevalent problema doon? Mga babae. Kaya doon pinagbabawal ang mga ng babae. Kasi nga mga kapatid ay sobrang dadalday. Pero di malibig sabihin mga kapatid, tayo sumasakay na hindi pwede mangaral ng babae. No! Sa Corinthian lang pinakaya. Nasabihin ng iba, oh, bawal magpastor ang babae sa Corinthian. Yes. Pero sa kalooban ng Diyos, hindi bawal magpastor ang babae. Yeah. Amen. Dahil kaya doon sa Corinthian ay sobrang karnal ng mga believers doon. Diba? Sa sabi ni Pablo, kayo ay hindi ko tinitingnan spiritual, kayo tinitingnan kong karnal. Kasi ang ilan sa inyo, amen, ang sasabihin, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos. Ang sabi ng salita ng Diyos, kanino bang pangalan kayo ng Christ? Sa pangalan ba ni Pastor Jude Santos? Hindi! Yeah, kaya hindi. Doon sa, alam na doon sa Corinthian church, napakaraming problema. May division doon. Kanya-kanya. Kanya-kanya sila. Ako'y kay Brother Jane. Ako'y kay Sister Lonnie. Ako'y kay Sister Osan. Eh, sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos, amen, ang nagpalago. Si Pablo ang nagtanim, si Cephas ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Amen! Hallelujah! Kaya doon sa Corinthians, kaya sabi ng Panginoon, kapag ito'y ginawa nyo ng walang totoong kaunawaan, magiging masasaktin kayo. Pero naniniwala ako, mga kapatid, alam niyo po, iglesia ng Alaminos, na, Diyos ko po, sapat na sa salita ng Diyos. Napakarami na yung magagandang pangangaral na narinig. Diba? Sa totoo lang, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, itong taon na to, nakikita ko, ang Church ng Alaminos is a time of the harvest. The harvest. Sapagkat naniniwala ako, bawat isa sa inyo sa oras na ito, merong bagong dedikasyon sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Do not take it lightly, but take this a heart-searching time. Oras na pasaliksikin sa Panginoon ating mga puso para atin pong matakasan ang kaparusahan. Matakasan mga kapatid ang palo ng Panginoon. Hallelujah. Time of breaking down barriers. Time for new dedication and time for breaking down barriers. At mga kapatid, ang mga nangyari sa nakaraan, itapon na sa basura. Basura yun eh. Amen. Alam niyo, nilihog ng Diyos sa tayo ay magkaisa ngayon, mga kapatid, sapagkat naniniwala ako, may inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung sasabihin, ay, tignan dito lang, no. May magagawa at bahagi ka ng katawan. Praise God. A time for breaking down barriers, a time of looking outward. What is outward? It is, hallelujah, the harvest of the Lord. Sabi ng salita, tumingin kayo sa labas. Nakikita niyo na ba? Puting-puti na ang aanihin. Manalangin kayo sa Diyos ng aanihin na magpadala ng manggagawa sa kanyang ubasan. Sapagkat marami ang aanihin kakaunti ang manggagawa. Oras na para ikaw ay maging manggagawa ng Panginoon. Time for you, dedication na kapatid, looking outward. Tingnan mo, mga kapatid, ang ubasan. Tingnan mo ang sanglibutan. Ang tinatawag na, amen, ang Great Commission ng Panginoon. Hallelujah, nandiyan upang iyong tanggapin. At ikaw, isa mga kapatid, na gumawa nito. Sabi ng Biblia, umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral niyo mabuting balita. It is an evangelistic, amen, awareness. Evangelistic awareness. Hindi mo na ngayon sasarilinin ang kaligtasan kundi ito, mga kapatid, ibabahagi mo na ngayon. Hallelujah. Babahagi mo na ngayon, mga kapatid. This is a call to sinners to see the gospel by your means.
Ito daw ay kapag pananawagan sa mga makasalanan na makita ang ebanghelyo sa pamamagitan mo. At ano ang nagligtas sa iyo? And then, period. And the gospel. Sabi ng 116 ng Roma, I am not ashamed to preach the gospel of Jesus Christ, but it's the power of God unto salvation. Hindi ko ay kinahihiya ang ebanghelyo na siyang mabuting balita na ito'y kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Kung meron kang dapat na itawanan sa iyong kamay. At ito ang ebanghelyo. Ibahagi mo ito sa iba, mga kapatid. Bawat, amen, bawat Lord's Supper or ating communion, hallelujah, it is always a time of new dedication that God is commissioning you. Not just giving you a mission, but He is commissioning you. Ikaw ay naatasan ng Panginoon, looking outward. Ikaw ba na, wala ka bang pakiramda pag nasa labas ka? Hello? Pag nasa labas ka, hindi mo naiisip to school ng pakarami. Yes, that's why. Yung lang mga kapatid na bagyo ngayon, yung Ude. Oh, biglang. Hindi ka ba na sasaktan ng pakaraming tao na yes. Alam niyo yung church ni Pastor Henry sa Cebu? Wasak! Ilan si Pastor Henry Castanyo? Yes, yes, amen. Ang kapatid, wasak na wasak ang kanilang church. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sinantaya lang ikaw na sa bahay niyo, kukuyakuyakin ka pa. Right. Hallelujah. Hindi mo ramdam mga kapatid ang burden. Hallelujah. May nangangailangan sa iyo mga kapatid sa labas. Bawat communion, kailangan ito raw mga kapatid magpadala sa atin para abutin ang mga nasa labas. And it is a time of new dedication looking upward. Hallelujah. Pag sinabing looking upward, amen, sabi ng Lucas ba kapatid, hallelujah, itanaw mo ang iyong mata sa taas, nakikita mo malapit na ang iyong katubusan. Praise God. Hallelujah. For your redemption, draw it now. Hallelujah. A time, mga kapatid, of looking upward, doing this communion, doing this Lord's Supper, having a promise to God until He comes. I'm just saying, open it. Ngayon, nakatakta ngayon, nakatalaga ngayon, hindi mo dapat kalimutan ang napaka-importanting araw ngayon, ay ikaw ngayon ay kalayaan tatanggap ng katawan at ito ng Panginoon. With an essence, ang understanding, significance doon, wala lang. Pag nagsimba tayo, napindi na agad tayo, hindi natin naiintindihan at ba, pinipilakan tayo. Alala ko mga kapatid, yung kapatid ko, tumanggap siya ng ganyan. Sabi naman pare, katawan at dugo, ligis, hindi niya alam sasagot niya. Kaya napakasimple lang, amen. Mga kapatid, ang pare, nagsasabi, katawan at dugo, ligis, ka, amen. And sabi ko mo, isik-isik. Kasi narinig ka, peace be with you. Hindi niya maintindihan kung sinasabi, peace be with you. Peace be with you. Sabi ko, isik-isik. Ewan, sabi ko niya, but to us, it is such a great privilege that we will partake the blessing. And that blessing must continue until He comes. Hanggang sa siya'y dumating, mga kapatid, darating ang araw, we will have a great, not just communion, but reunion. Eh, mag-resemble na naman. Mag-resemble tayo mga family. Family rin. Eh, meron pong napakalaking reunion ng gaya. When you say reunion, it comes from the word union. Kanino ka makikipag-reunion? Kay Jesus. Amen. Kaya napaka-importante ngayon, Lord, itong handaan ito, pagdiriwang ito, ay nagbabadya na ako yung makikipag-resisting. Hanggang sa ikaw ang tumating. The great reunion in heaven will happen. Sabi ng kanta, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. And when He takes me by His hand and leads me to the promised land, what a day, glorious day, that will be. Sa pagtulog ng trumpeta. Amen. Hallelujah. Si Jesus ay tatayo po tayong lahat ng mga at habang isa-isa po natin kumuha ng tinapay at wine, sino po?
dito. Isa-isa po at tapo natin ko yung Black Pastor. Sa pagkinapay at umay. Ano po lahat po tayo except sa mga children na kapatid. Kahit po meron tayong bisita ngayon, sige po. Ayoko po mamiss natin yung oras na ito sapagkat yung pag-isama lang yung pagkina. Ano po sa atin ng mga. Aawin po tayo mga musicians. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihingit sa iyo. Salamat Panginoon, inulubig mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Hallelujah. Lagay natin sa ating puso't isipan. Lord, thank you for the blessing. Lord, thank you po sa napakalaking handa nyo. Higit pa sa kapistahan at kasalan, hindi pa makapag-ingin. Sa Pasko, bagong taon, ito'y masarap na pagkain inihanda ng Panginoon ang katawan at dugo niya. Isa pong malaking piliin na ating pong pagsasaluhan. So, last week, begin to sing a song. Puso ko'y iyong sumisilasan. Hallelujah. Ang may mga hawak na po ng saro at tinapay, umpisahan po natin makapatid magkaroon soul searching. Let's pray. Amen. Salamat Panginoon, salamat Hallelujah!
Tinapay po muna ba? Hallelujah! Pabalagas ang praise. Let's worship. Hallelujah! 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 Let us break His body. Let us break His body. Come on! Hinawakan niya ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Let us drink the wine. Amen. Partake it. And then, hallelujah. Let us remind the Lord, ating pangalalahanin ng Diyos sa ating mga pagpuri, sa ating pagsamba. Let us celebrate His blood and body. Let us break bread, hallelujah, the body and the blood of the Lord. Thank you.
scared. Yeah.
sit still. Yes, God. That is your real you. And ang tunay mong pagkatao, hindi mo na yan mamamato sa pagkabinago na yan ng Diyos. God bless you all, mga kapatid. Remain such a blessing in your hearts. Hallelujah, hallelujah. I would like to call Brother Neil to lead us in our closing prayer. And after this, we can prepare our dinner. Kung meron po tayo mga dala-dalang dinner, ay ating po banda sa ating pong kalukuhan, and then proceed na po tayo sa ating exchange gift. If every one of us has a gift, amen, at kasali po sa exchange gift, just give to Sister Kim, and then tuloy-tuloy na po tayo sa ating pang-afford. And po ay tayo po muna ay pag-dinner. So, Brother Ben, amen. Hallelujah. Tayo din manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, oras na ito, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Yan lang po ang tanging mo masasabi sa oras na ito. Na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sobrang baik mo, Panginoon. Sobrang bunti mo sa amin. God, ang kapurihan, ang pasasalamat, Panginoon, ay tanging ibinabalik ko sa iyo. Nais namin lang sa inyong pagkaloob, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay, ang lahat ng magagandang salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa pagkakitin ko ito. Salamat sa privilegyo kong nagkaloob sa amin. God, Lord God, alam mo, ginawa po namin, Panginoon, ang nais kong ipagawa sa amin. Naniniwala ko, Panginoon, sa pagkatapos na gawa ito, sa sandaling ito, Panginoon, sa simula oras na ito, Panginoon, ibubuhos mo ang pagpapala ang lahat ng mga kahilingan, mga prayer request, mga nais na makuha, makamit, Panginoon, ang aming mga kapatid sa oras na ito. Naniniwala ko, Panginoon, sa simula sa sandaling ito, Panginoon, ibubuhos mo ang pagpapala, ang katugunan, ang kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming mga kailangan, sa lahat ng mga nais namin matupad sa oras na ito, sa buhay namin. God, I know and I believe. Naniniwala ko, Panginoon, ibinigay mo na ang kasagutan. Lord, salamat sa oras na ito. God, magkano kami, Panginoon, sa mga oras na gawa nito, sa mga ito, sa mga ito, sa mga wala akong uuwi, kahit wala akong dalang pagkain, wala akong uuwi. Ang uuwi, masama ugali.